ready? Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Martes. Ika-12 ho ng Marso taong kasalukuyan po mga kababayan. Mga kaloyalista! Oras sa ganap na alas 9:26 na ho ng gabi dito sa Pilipinas. Pilipinas is standard time! Panibagong live, panibagong reaction, opinion, analyze na naman po ang matutunghayan nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba ko po ang inyong lingkod host, Chris Ulo, nagbabalik! At sa mga kababayan ho nating OFW dyan, especially ho yung mga loyalista. So magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat! Mga kababayan! Good evening, Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao! Good evening, good evening! Ah, kumusta na? Kumusta na mga nangyayari dyan sa last day ho ng rally dyan sa Liwasang Bonifacio? Kaya pa ba? Natatawa ko din sa mga nagsasalita kanina eh. Yung SMNI daw gustong patahimikin. Anong tawag nila doon sa Tagalog? Sukulin? Yung sariling pamamahayag? Grabe. Ilang araw kayo nagbububunga nga dyan? Tapos sasabihin nyo pa, hindi kayo binibigyan ng freedom of speech. Kalokohan. Umababa tuloy yung ano ko. Umababa yung... Ay, sandali ah. Sandali lang ho. Okay. Oho, pasensya na. Sorry for the interruption. Direk, ano ba nangyari sa ano natin? Direk, ano ba nangyari sa... Ayusin nyo, ano nyo, sisantingin ko kayo eh. Okay, tuloy ang banat! O sabi nila, mga kababayan, ito raw gobyernong ito, kaya raw gusto isarado ang SMNI. Para daw pigilan ang pagsasabi ng mga saloobin. Samantalang ilang araw kayo sa Liwasang Bonifacio, nagbububunga nga. Kung talagang ang gobyernong ito, ang pamahalang ito, gustong bigyan ng busal ang bibig ng mamamayang Pilipino para hindi maisiwalat ang mga gusto nilang sabihin, yung tinatawag na freedom of speech. Pagpapahayag ng sa kanilang mga nararamdaman, di sana hindi na kayo binigyan dyan ng permit. Di sana nag-utos ang pamahalaan na alisin na kayo dyan, buwagin na kayo dyan. Kung ano-ano na nga sinabi nyo dyan sa entablado. Kung ano-ano na nga sinabi dyan, paninira kay PBBM, binuwag ba kayo? Tapos sasabihin nyo, ito ang pamahalang itong gobyernong ito, gustong pigilan ang freedom of speech. Pigilan ang busalan ang mga bibig ng mamamayang tao para hindi makapagsabi ng mga saloobin. Kalokohan. Kumusta na? Last day ba nila ngayon? Press one nga. Last day ba nila ngayon? Press one, last day ba nila ngayon? Yung mga rallyista dyan? Nako, makakasahod na rin. Makakasahod. Sorry. Mali yung word ko. Makaka-uwi na rin kayo, makakapahinga na rin kayo sa wakas. Oo.
Ngayon, after nitong mga inyong rally-rally dyan, tignan natin kung yung mga pinagagawa nyo, mga pinagsisisigaw nyo, eh may maitutulong ba sa kaso ni Pastor Kibuloy ninyo? Ito matindi. Ito si Attorney Salpanelo. Alam mo, mararamdaman mo sa isang tao, ano eh, no? Kapag yung sinasabi niya galing talaga sa puso niya o gusto niya lang makipag-cooperate para masabi lang ng taong bayan, masabi lang ni Pastor Kibuloy, masabi lang ni PRRD, eh nakikipag-cooperate itong taong ito sa ating kampo. Mararamdaman mo kung totoong nakikipag-cooperate o yung mga sinasabi galing sa yung mga sinasabi galing bibig niya eh talagang galing sa puso niya or nagpapanggap lang para masabi lang na may nasabi siya at nakikipag-cooperate siya. Alam mo, Attorney Salpanelo, yung mga statement mo kanina, walang ka, alam mo yun, walang kasustansya. Masabi lang na nakikipag-cooperate ka dyan. Ay, naku, susunod. Ito pa nakakatawa, si Harry Roque. Sabi nila, ganito. Anong sabi nila eh? Sa utak mo lang yon. Sabi nila. Tapos ito pa nakakatawa kay Attorney Salpanelo naman. Sisigaw siya, tapos bago siya sumigaw, tinuturoan niya yung mga tao sa baba ng stage kung ano yung sasagot doon, isisigaw niya. Scripted of putin. O, sisigaw ko ganito ha, sabi niya Attorney Salpanelo. Isigaw niyo ganito. Isisigaw niya naman. Tapos isigaw naman ng tao. Ano yun? Utik-utuan. Utuan ang utuan. Ang dahil kong tawa kanina, mo pinanonood ko eh. Sabi na Attorney Salpanelo, sabi, sisigaw ko ganito ha. Ang isasagot niyo ganito. Utik. Pagkasigaw niya, sumigaw nga naman yung mga tao. Kumbaga eh, repeat after me. Tapos may sinabi pa silang sigaw kanina eh. Sabi nila, tayo-tayo lang na unandi dito. Buong mamamayan nandi dito. Sabi sino ba nagsabi no? Si Salpanelo o si Mama Roque? Mama Roque. Sorry. Ni Attorney Harry Roque. Sino ba nagsabi no? Andito ang mga mamamayang Pilipino. Si isip ko. Eh ako ba't ako nandito sa bahay namin? May kasama naman ako sa mamamayang Pilipino ha. Huwag kayong magpanggap. Ito may nagsabi pa. Sino taga Batanga? Sino taga Laguna? Sino taga yung ganyan? Oo, iba-ibang lugar. Pero miyembro nyo lahat. Miyembro nyo lahat yung nandyan. Iba-iba man location, pero miyembro nyo lahat. Ang ibig ko sabihin sa live ko kagabi, sabi ko nga, baka naparod dito yung live ko, kaya ganito, binubuo ka nila sa entablado. Ha? Sabi ko kasi kagabi sa live ko, kung talagang itong mamamayang Pilipino, malaking porsyento ng mga Pilipino, mamamayang Pilipino, netizen dito sa bansang Pilipinas, eh gustong pabaksakin si PBBM, palitan sa pwesto, eh di ba dapat ito na yung pagkakataon? Nandiyan dyan kayo, di ba dapat dumagdag na ng dumagdag yung ibang grupo dyan? Mga ibang rallyista, tulad nung di ba pag may mga nagsusuo ng presidente, nandiyan dyan yung mga, ano ba yung pag may nagsusuo ng mga presidente, di ba lagi may mga nagra-rally? May mga banner sila, yung makabayan, mga diwa, mga ganun-ganun. Eh bakit wala sila? Ba't hindi sila lumulutang dyan? At makipag-cooperate sa inyo, makisanib pwersa para pabaksakin ang pamahalang ito para mapapabasi PBBM. Bakit wala sila? Bakit puro miyembro lang ng Kingdom of Kibuloy ang nandyan dyan? Ayoko kasabihin Kingdom of Jesus Christ eh. Bakit kanyo mga kababayan? Walang itinayong si Jesus Christ na kingdom dito sa bansang Pilipinas. Wala. Saan nyo mababasa sa Bible yon na may itinayo si
Jesucristo na kingdom, Enchanted Kingdom yan meron sa Laguna. Pero Kingdom of Jesus Christ, walang tinayo rito si Jesucristo. Sabi ko nga nakaraan sa live ko, yung Israel nga eh, doon na siya pinanganak pero hindi, minsan hindi niya tinawag na kingdom niya ang Israel. Doon na siya pinanganak ha? Doon na siya pinanganak pero never niya tinawag kingdom ang Israel. Tapos sasabihin mo, yung lupa niyo dyan, Kingdom of Jesus Christ? Oh, come on. Laga lang ha? Oh, ito mga kababayan, sabi may nagsabi oh, sino taga Laguna rito? Sino taga ganyan? Sino taga ganito? Eh, may nagsisisigaw. Hey! 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 Yeah, ganun. Bawat sabi ng location, hey! Hey! Oo, iba-ibang lugar. Pero, lahat membro ninyo. Buti sana kung may mga nagpunta dyan, iba-ibang grupo, na talagang hindi, walang kinalaman dyan sa relihiyon nyo. Wala eh. Walang mga iba-ibang membro dyan. Oh, ano, tapos sisigaw-sigaw kayong ganun. Oh, yun ang tanong ko. Kung talagang malaki ang porsyento ng mamamayang Pilipino, pabaksakin ang pamahalang ito at ialis sa pwesto si PBBM bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Diba ito yung pagkakataon para magsilusob ng magsilusob ng magsilusob ang taong bayan dyan? Eh bakit wala nagpupunta? Bakit natapos ang ralihista nyo hanggang ngayon walang ibang grupo na sumama dyan? Oh. Bakit kaya ganun? Bakit kaya? Kung tutuusin ha, ang mga Dilawan at mga Pinklawan, ito na yung pagkakataon para pababain si PBBM kung ayaw nila kay Marcos. Yun ang tanong. Bakit ultimo Dilawan at Pinklawan hindi nakipag-cooperate sa inyo? Totoo, real talk. Diba? Bakit ang mga Dilawan, Pinklawan walang nagpunta dyan para samantalahin ang pagkakataong ito para mapababa si PBBM? Bakit? Kasi ba, mas gusto nilang si Marcos na lang nakaupo kaysa si BP Inday Sara? Yun lang! Inom muna tayo ng tubig para maganda-ganda banat. Bumili na nga ako ng malaking lagayan. Eh. Para hindi ako kinakapos sa pananalita ko kasi alam niyo naman, pag nag-live ako talagang todo banat. Tastes like good. Alam niyo ba kung bakit masarap ang tubig na ito? Tubig ng loyalista yan. Oh, bilib na naman kayo. Dami ko talagang tawa kanina sa ano no, sa lalo na kay ano, lalo na kay ano dito, pangalan nito kay sino to? Si ah, ito na nakakalimutan ko lagi pangalan nito. Ni sino to? Sino 'yung nagsasalita kanina na sabi nila. Si attorney. Ito yung sinibak yung asawa, nawala na sa isip ko yung sinibak yung asawa sa pag-ibig sa araw ng mga pag-ibig Valentine's. Yan si Harry Roque. Grabe, palakpakan natin. Palong-palo si Harry Roque kanina. Gina G. Sa bagay, sabi ko nga, naintindihan ko si Harry Roque. Kumbaga may sugat ang puso nito eh. Kumbaga may sama ng loob. Siyempre, si bakin ba naman yung misis mo? Alisin sa pag-ibig, ahin siya ng pag-ibig, sa araw din ng mga pag-ibig. O, eh, tinanggal ang misis niya, alam ko, ano eh. Ay, hindi pala araw ng February 14. 2 days yata bago araw ng mga pag-ibig. Araw ng mga puso, sinibak ang kanyang misis sa ahin siya ng pag-ibig. Itong si Mama Roque, ay Mama Roque. Si Attorney Harry Roque, sorry, nakakamali. Okay, ito mga kababayan. Ay, si Senador Robin Padilla, nandun pala kanina, no?
Nandun pala si Senador Robin Padilla, talagang ginigiit niya na kaibigan ko to, kaibigan. Hindi pwedeng ano ito, hindi pwedeng mamuno itong mga ito. Pare-pare system pala itong mga ito. Tama itong si yung sinagot ni Senador Ping Lacson doon sa post sa social media platform ni DJ Chacha. Sinagot niya, sabi ni Pampili Lacson ni Senador. Kailangan pang naging public servant ka, open ka sa magiging hazard ng trabaho mo. Na yung mga dating kaibigan mo, kahit kaibigan mo at may utang na loob ka, kapag ka, tawag dito, nanindigan ka sa tama, handa kang makaaway yung mga kaibigan mo. Parang sa trabaho. Di ba kayo, sino, sa nanonood ngayon, 800 mahigit. Sino rito nakaranas na nung hindi pa kayo napopromote, kaibigan nyo yung mga katrabaho nyo? Magkakasundo kayo. Pero nung na-promote ka na, tapos may mas mataas sa'yo, na merong sinasabi sa'yo na ito ang i-implement mo sa mga tao mo, na kinakailangan, kasi kinakailangan mo implement, at mahihigpitan yung mga kasama mo sa trabaho na dating kaibigan mo. Eh di ba yung mga dating mong kaibigan makakagalit mo dahil magagalit sa'yo? Yun yung ibig sabihin ni Senador Pampilo Lacson. Katulad ko nga dati, naging team leader ako sa isang service crew. Ngayon, yung mga kaibigan ko, kasundo ko, nung ka-level ko lang sila sa service crew, naging team leader ako. May bisor ako, may manager ako. Inuutusan ako i-implement ang mga ganitong batas. Nahigpitan yung mga dati kong kasama, yung mga dati kong kasundo. Nagalit sila sa akin. Ganun yung ibig sabihin ni Senador Pampilo Lacson, Senador Robin Padilla. Yung sinasabi mo kasing mga tinulungan ka ng SMNI or ni Pastor Kibuloy noong mga panahong ganito-ganyan, pampersonal mo yon. Tanawin mo yon, utang na loob, gantihan mo rin siya sa personal mo din. Hindi yung sasaluhin mo si Pastor Kibuloy sa problema doon sa mga taong lumalabas, umuupo sa Senate, na biktima niya di umano, sinasabi may ginawang di maganda sa kanya. Sasaluhin mo siya dahil meron kang utang na loob at may mga ganito-ganito kang pabor na pinagbigyan sa'yo. Ang personal mo yon, sir. Ewan ko ba bakit hindi mo naiintindihan? Hindi ko alam. Alam nyo, makwento ka lang tong aso ko, mga kababayan, ay naglalakad. Sa sobrang pagmamahal ko lang dyan, Bopil Mix Vlog, dyan sa aso naming Shih Tzu, dalawa na yan. Ayun o. Gusto ko na siya maging tao. Kaya dinamitan namin ang asawa ko. Pero wala kaming magawa. Kahit ano ilagay namin sa kanyang katawan na klaseng damit, aso pa rin! Kahit ano ilagay namin eh, gusto namin maging tao. Mambopil. Pero wala kaming magawa. Senador Robin. Kahit anong damit ang isuot namin, aso pa din. Ewan ko naintindihan nyo. Ay, Bopil Mix Vlog! Kaibigan kayo, support subscribe niya si Bopil Mix Vlog. Vlog tuloy. Bopil Mix Vlog. Ano na? Sana all. May asong, ano? Palakad-lakad. Ayun nga. Ito, Senador Robin Padilla. Makinig ka. Listen to me very carefully. Basahin, paparinig ko sa inyo yung pasabog ni Sian Gasa. Totoo ba ito, Pastor Kibuloy? Senador Robin Padilla? Nako, kailangan mapanood nyo ito. Resign, BP, ano. Ako, hanggat maaari, wala namang problema eh, kahit di kayo mag-resign. Ang importante sa akin, baguhin nyo yung mga utak nyo. Mga paninindigan ninyo. Tinanggap nyo yung posisyon na yan, tumakbo kayo dyan. Sabagay, di ko na rin masisisi. Ito si Senator Bato, ito si Senador Robin Padilla, dati nung tatakbo sila,
sinabi nila dati, tatakbo sila para tulungan nila si PRRD. Ganon ang sinabi nila. Hindi sa taong bayan. Parang si Willie Rebillam eh, nung nagsalita sa Davao, ano sabi niya? Tatay. Tatay Digong. Nakahanda na po ako. Ano man ang sabihin niyo, susundin ko. Wow! Oh my goodness! Ano to? Magiging senador ka, yung katawan mo lang ang nandoon sa opisina, pero ang nagko-control sa'yo, si PRRD? Ganun ba ibig mo sabihin? Ha? Willie Rebillam eh? Bigay ka na lang na mamigay ng jacket, tumulong-tulong ka na lang sa programa mo, doon idol ka namin. Pero dito, huwag mong pilitin umupo ka sa kahit anong posisyon ng gobyerno. Okay, sana sinabi mo, para sa taong bayan, tatakbo kong senador. Yun, okay. Pero sasabihin mo, Tatay Digong, handa na po ako. Kung ano man po ang iuutos ninyo, susundin ko. Ah, putik. Yung iba naman, na hindi nakakaintindi doon, putik, palakpakan. Yes! Woo! Willie! 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 Ganun yung mga taong ano eh, yung hindi marunong mag-isip. Makarinig lang ng masarap sa tenga, pandinig, sigaw na sila ng sigaw. Tsaka nagtataka nga pala ako, Pastor Kibulo, yung mga miyembro mo kanina, putik, nagpanaymura ni PRRD, palakpakan, sigaw na sigaw yung mga miyembro mo ah. Yeah. Oh, wow, grabe. Prayer rally na prayer rally. Sino nakapanood kanina, Press One? Panaymura ni PRRD, oh. Yung mga tao, yung mga miyembro ni Pastor Kibuloy, yung member na Kingdom of Kibuloy ninyo. Sigawan yung mga tao, tuwan-tuwa. No? Grabe. Ako kaya, yung mga follower ni Kibuloy tsaka follower ni PRRD, ako kaya, magmura-magmura ngayon. Papalakpa kaya kayo sa akin? Ha? Eh, ang hirap sa inyo eh. Kapag yung vlogger ang nagmumura, tinatawag yung bastos balahura. Pero pag si PRRD ang nagmumura, panay palakpak nyo, pumipito pa kayo eh. Humihiyaw pa kayo. Eh, samantalang pare-parehas lang namang mura yan. Iba-iba lang ng tono, iba-iba lang ng lakas, iba-iba lang ng itsura na nagsasambit ng mura. Parehas lang mura yan. Pero bakit pag yung mga vlogger ang nagmumura, sinasabi nyo, balahura, bastos. Pero pag si PRRD nagmumura, palakpaka. Umipito pa. Hoot! Hoot! Lupa. Galing na! Galing na! Galing na. Maprinsipyo kayo. Galing. Inom mo na akong tubig. Break time. Sarap talaga ng tubig ng loyalista. May lasa. Parang galing Vatican. Senador Robin Padilla, makinig ka, sir. Ako nagsasalita ako ngayon bilang isang mamamayang Pilipino. Netizen. Butante rito sa bansang Pilipinas. Mamamayan ako, politiko kayo, sabi nyo may demokrasya, huwag busalan ang freedom of speech, sariling pamamahayag, kailangan pala ganapin. Eto ngayon, freedom of speech, demokrasya, kaya sasabihin ko sa iyo ito. Ikaw ba, sir, kung sakaling basahin ko sa ito, maiintindihan mo? Senador? Naintindihan mo kaya ito? Senador Robin? Ayaw, tignan natin kung maintindihan mo. Set aside mo yung ano mo rito, yung mga utang-utang na loob mo ha, kay Pastor Kibuloy ha. Set aside mo yung pagiging tropa mo kay PRRD, set aside mo yun. Ngayon, itong pabasahin ko sa'yo na to, makikinig ka. Ako, naniniwala ko, nakakapanood ka sa amin eh, kasi sa mga Facebook, naglalike ka sa mga post-post ng mga vlogger, naglalike ka, nandoon yung pangalan mo, naglalike ka eh. Tinitignan ko eh. Yung like mo eh. Legit, pinipindot ko eh. FB page mo talaga eh. At saka nasabi mo dati, ikaw sa isang television ba yon? Sa isang
sa isang interview na wala kang admin. Ang talagang nagko-control ng social media account mo is ikaw. Oo. Kaya sana mapanood mo ito. Sabi ni Christian Albert Gasa, mga kababayan, kilalang vlogger ho ito sa Facebook na nasa ibang bansa, na may kasong scam yata rito sa Pilipinas. Oh, pero parang naayos niya na yata yun, parang okay na siya. Nag-post siya about kay Senador Robin Padilla. Intindihin mo to, Sir Senador Robin Padilla. Ito, hindi naman porkit ibig sabihin may kaso siya na scam dito sa Pilipinas, eh wala nang pagsasabi ng totoo ito. Katulad dun sa sinasabi nyo na Karen Ibayon, press one, Karen Ibayon nando dun sa Senate, na umuupo, na may ini-expose ang kabilang kampo ng mga kibuloy na kesyo matigas ang ulo nito, ganito, ganyan. Press one, Karen Ibayon, Rene Ibayon, yung tumistigo sa Senate laban kay Pastor Kibuloy, na may mga paratang na sinasabi kay Pastor Kibuloy. Oh, sa kabilang kampo, may mga ini-interview kesyo ganito ugali ni Rene, matigas ang ulo. Ngayon, tanungin ko kayo, kapag ba matigas ang ulo ng isang tao at meron siyang mga problema dati na hindi maganda ang pag-uugali, ibig sabihin ba nun, kung may nakaranas ba talaga siya ng hindi maganda kay Pastor Kibuloy, ibig sabihin ba nagsisinungaling siya? So, yung pinaliwanag ko nung nakaraan parang ganito, may isang babae, nagtatrabaho sa club, GRO, nag-entertain siya. Pero hindi siya nagpapabili ng laman. Hindi siya inilalabas. Nag-i-entertain lang siya. Ngayon, lumabas siya, umuwi siya ng madaling araw. Na-hold up, na-kidnap, na-rape. Yung ba dapat hindi na siya paniwalaan na na-rape siya kasi nagtatrabaho siya sa club? Ganun ba ibig niyo sabihin? Kaya ito si Rene na tumungtong sa Senate, may sinasabi laban kay Pastor Kibuloy, eh dapat ba hindi na paniwalaan? Dahil matigas ang ulo niya at meron siya hindi magagandang pag-ugali. Ganun ba ibig niyo sabihin? Yan ba ang mindset ninyo? Ganun pala ang tao kapag merong kapintasang ugali, eh ibig sabihin, kahit totoong naranasan niya, eh dapat hindi paniwalaan kasi may kapintasan siya. Sus, yata. Anong klaseng utak meron kayo? Eto si Christian Gasa. Pakinggan natin mga kababayan. Senador Robin Hood Ferdinand Carino Padilla. Ito kasi yung buong pangalan ho ni Robin Padilla. Robin Hood Ferdinand Carino Padilla. Ito sabi ni Sian Gasa. Hindi po biktima si Kibuloy. Siya po ay maraming biktima. Kaya patong-patong ang kaso niya sa Estados Unidos and wanted by the FBI. Kung siya po ay isang hero dahil nilabanan niya ang NPA, siya naman po ay isang child rapist dahil inabuso niya ang maraming minor de edad na miyembro ng kanyang simbahan. Hindi porkit mabuti siya sa'yo, eh mabuti na siya sa lahat. Intindihan mo, Senador Robin. Kasi sinasabi mo, in-object mo. Gusto mong i-object ang pag-contempt sa kanya pag-aresto. Kasi kinukwento mo, may mga magagandang ginawa siya sa'yo. Naiintindihan mo yung sinabi rito ni Sian Gasa. Hindi porkit mabuti siya sa'yo, eh mabuti na siya sa lahat. Naintindihan mo, Senador Robin? Oh, baka hindi mo maintindihan to, ha? Kaya nga sabi ko, dapat pag sa gabi magkatabi kayo ni Mariel ng asawa mo, kahit papaano minsan, ino-orient ka eh. Oh, ulitin natin, ha? Hindi porkit mabuti siya sa'yo, eh mabuti siya sa lahat. Hindi porkit hindi kita in-scam, eh hindi na ako scammer. Kasi ito nga nang i-scam sa dati sa Pilipinas. So gumawa siya ng isang logic na una sinabi niya, hindi porkit mabuti siya sa'yo, Mr. Robin Padilla, eh mabuti na siya sa lahat. Ngayon gumawa siya ng logic. Ang sabi niya ganito, hindi porkit hindi kita in-scam,
eh hindi na ako scammer. So ibig sabihin, parang ibig sabihin, sabi ni Sian, hindi porkit in-scam ko si Juan de la Cruz, eh hindi ko na inis, hindi porkit in-scam ko si Juan de la Cruz, eh hindi ko na in-scam si Pedro. Parang ganon. Eh kaso nga lang, di ko alam kung maiintindihan ni Senador Robin Padilla ito. Kasi, kukontempt, nag-object siya kasi si Pastor Kibulo, eh may mga ginawang mabuti sa kanya. Yun yung kanyang dahilan. Oh my goodness. Inuulit ko lang tong aso namin, ayan palakad-lakad na naman. Gusto na, sa sobrang pagmamahal namin, gusto namin maging tao. Kaya dinadamitan namin. Binibilan namin ng damit sa Lazada at Shopee. Ang problema tong aso namin, kahit anong idamit mo, aso pa rin. Lumo na ako. Ay, lemon, orange, sige na, baba na. Barin nyo na mga damit ninyo. Wala, give up na kami. Kahit ano talaga pasuot namin damit sa inyo, kahit mamahalin pa, wala, hindi kayo pwedeng maging tao. Aso pa rin kayo. Ah, tuloy natin. Hindi porkit hindi ka na in-scam, eh hindi na ako scammer. Maaring sa'yo ay maayos akong kausap, pero yung iba ay in-scam ko. Oh, ang linaw, di ba? Ang linaw ng paliwanag ni Siang Gasa, mga kababayan. Ang ibig niya sabihin dito, gumagawa siya ng mga explanation, logic, logika na itong si Pastor Kibuloy, kahit maganda ang pakikisama kay Senador Robin Padilla, hindi ibig sabihin yon na okay lahat yung trato sa inyo, Pastor Kibuloy, eh ganun pa rin ang trato niya sa ibang tao. Ewan ko naiintindihan ni Senador Robin yan. Kung ikaw po ay nabubulag-bulagan dahil gusto mo lang protektahan ang iyong kaibigan, oh, ini-invalidate mo po yung mapapait na karanasan ng mga biktima niya. Paano ko po namin titignan as a leader kung inuuna mo po yung kapakanan ng kaibigan mo kaysa sa kapakanan ng iyong mamamayan? Ay, Jesus. Oh, naintindihan mo yun, Senador Robin. Ako, nagsasalita ako rito sa iyo, sir, bilang isang mamamayang Pilipino, netizen, butante rito sa bansang Pilipinas. Katanungan ko sa iyon, politiko ka, mamamayan ako. Ako, nagtatanong sa iyo, naiintindihan mo ba? Maganda ka, pansinin nyo kaming mga vlogger eh. Di ba, Arnel Pangilinan? Salamat to. Ganda pa ng... Alam mo, Sir, Senator Robin, paprankin kita. Sa tindig, okay ka. Maganda kang lalaki. Siguro, lalo na kung babata-bata ka. Walang babaeng hindi mo mapapaibig eh. Sigurado ako doon, 100%. Pero sir, mukhang hindi mo mundo ito. Mukhang hindi porkit nanalo ka, ibig sabihin bagay sa'yo ito. Mukhang hindi mo ito mundo, sir. Mukhang hindi mo mundo. Sa bagay, hindi ko na rin maintindihan siguro kung bakit wala ka masyadong paninindigan sa pwesto mo. Unang-una, ngayon naging pwesto ka na ba, sir, na kahit anong posisyon sa politika bago ka naging senador? Meron ba? Eh si Senador Rapi Tulpo, kahit walang masyadong naging posisyon sa politika, senador agad, pero naging public servant siya. Umahawak siya ng mga usaping kaso dahil meron siyang programa. Okay yun.
Pero ito si Senador Robin Padilla. Matanong ko lang, ano naging posisyon niya ito bago naging senador, bago tumalun dyan? Meron ba? Wala. Kaya naman siguro ganito ang pananindigan mo, sir. Kasi wala kang naging posisyon kahit anong posisyon sa gobyerno. Tumalong ka agad sa Senado. Sabi ni JJ meron. Ewan ko kung anong meron yun. Pero ako tingin ko wala. Oh, may nagsabi. Anong meron? Anong naging posisyon niya sa gobyerno? Eh ngayon lang naman ho tumakbo ito noong 2019. Soldier, hindi naman posisyon. Ang ibig ko sabihin posisyon ho sa gobyerno eh yung ibinoto ho ng mamamayang Pilipino. Ito naman para naman tayong yan lang, hindi natin naintindihan. Oh, sus, oh, si JJ nagpapatawa pala. Mayor daw. Mayor daw sa Bilibid, sabi nung nag-comment. Sus, gata. Alam nyo, eto, tayo mga kababayan, huwag tayong palin lang sa mga napapanood natin na parang andating eh, porkit may nagsisisigaw dyan sa Liwasang Bonifacio, may mga nagtutugtugan, nagsasayawan, eh ibig sabihin, nasa tama sila. Sabi ko nga lagi mga kababayan, don't follow the majority. Follow the right way mga kababayan. Kung gusto nyo magkaroon ng pagbabago dito sa bansang Pilipinas, suportahan natin ang gobyerno. Suportahan natin ang presidente. Alam niyo sa totoo lang nakikita ko ha. Ito inuulit ko ha. Kung hindi ka manonood ng YouTube, di ka magpe-Facebook. At nagtatrabaho ka lang, bahay, pamilya lang iniintindi mo, hindi ka makikisali sa mga issue ng mga vlogger. Maayos ang Pilipinas eh. Nasa tamang landas, sabi nila magulo, wala. Ano magulo? Ano magulo? Maaari pa tanggapin ko ang nagpapagulo kaming mga vlogger. Baka tanggapin ko pa. Pero sasabihin mo magulo? Hindi magulo. Yung minsan nakikita mo may na-hold up, may na ganyan. Walang bansang walang ganyang nangyari. Saan ka makakakita ng bansa na walang krimen? Ang importante lang dyan na mumonitor tapos yung pagbabantay ng Philippine National Police, mga otoridad, eh hindi nawawala. Lagi lang nakasubaybay sa mga kriminal. May nakakalusot man. Ganon talaga, walang perpekto. Nangyayari ang dapat mangyari. Walang bansang ganon. Alam nyo mga kababayan, may mga bansa dyan na mauunlad pero may krimen din. Hindi porkit may krimen sa isang bansa eh hindi na maunlad. Tapos sabi pa ni Attorney Salpanelo, ano yung sinabi ni Attorney Salpanelo? Nung nanunungkulan daw presidente si Tatay Digong, nung nanunungkulan siya, ang sabi niya, tahimik daw ang bansang Pilipinas. Pwede raw maglakad nang walang krimeng nangyayari. Sabi niya kanina eh. Alam niyo, nakaupo ako sa baba. Muntik na ako mahulog sa kinauupuan ko eh. Are you sure, Attorney Salpanelo, na tahimik, walang krimen? Walang krimen nung nanunungkulan si PRRD? Eh, ang daming ang patayan. Eh, mga namatay ng inosente, mga minor de edad dahil dyan sa tukhang. Anong hindi ba krimen yon? Hindi ba krimen yung ganon sa'yo, Attorney Salpanelo? Wow, my goodness. Hindi krimen sa iyo 'yon? Nung nag-imbestiga ang Senado sa Digamo case. May mga pinapuntang tao doon na mga nangyaring krimen doon sa probinsya nila.
nung binabasa ng mga senador kung anong taon yung mga nangyari na yon. Eh panunungkulan nga ng Duterte admin yon. Ano sasabihin mo, tahimik yung Pilipinas, walang nangyayaring krimen at pag naglakad di walang nangyayari. Mukhang di ka nanonood ng balita noong mga panahon na yon. Atty. Sal Panelo. Sus Mariosip. Sinong tao rito ang magsasabi na tahimik nung panunungkulan ni PRRD walang mga krimeng nangyari? Ano walang krimeng? Ang dami ng patayan. Pagkaupo pa lang ni PRRD 1670. Ang gulo nga, puro patayan niya ang nababalita eh. Ano pinagsasasabi nito? Ano pinagsasasabi nito? Sus Mario Josep, para ka namang. Ay nako, Atty. Sal Panelo, nagpadala ka na sa sistema. May masabi lang kayo dyan sa rally ninyo kahit wala nang kakwenta-kwenta, wala nang kasaysay-saysay, wala nang katotohanan. May masabi lang kayo. Baka pag-ingay lang kayo. Masabi lang nakikipag-cooperate kayo sa rally na yan kahit anong pahit na salita sasabihin ninyo. Tahimik daw. Sige nga. Tahimik ba nung panunungkulan ni PRRD nung siya nakaupo? Eh yung mismo ngang mayor doon sa Batangas kumakanta ng lupang hinirang binarel. Ang tapos sasabihin yung tahimik walang krimen. Kung talagang matibay ang panunungkulan ni PRRD at tahimik sa bansang Pilipinas nung nanunungkulan siya, saan naglakas ng loob ang isang hitman na barilin ang isang mayor habang kumakanta ng lupang hinirang? Yung ba ang tahimik? Mayor, kayang patayin? Yung ba yung tahimik? Baka yung buhay mo, Atty. Sal Panelo, tahimik. Kaya nasabi mong tahimik. Oh, sino nakakaalala nun? Yung mayor na binaril sa Batangas? Si Mayor Halili ba yun? Kumakanta ng lupang hinirang sa kanyang munisipyo? Kasi Lunes yata yun. Kasi pag Lunes may flag ceremony. Binaril sa labas. Ngayon, tanungin kita, Atty. Panelo. Yung ba ang sinasabi mong tahimik? Ha? Baka ikaw, yung pamilya nyo, yung time na tahimik. Sige nga, kasi nga, inuulit ko ha, kung talagang matibay ang pamumuno ni PRRD doon sa mga krimen-krimen, saan naglakas ng loob ang taong yon para bumaril ng ganun-ganun lang ng isang mayor, ha? Mayor! Alakohan, tahimik. Gulo-gulo nga, puro patayan nga, lalo na nung unang te. Yung unang taon, dalawa, tatlong taon niya nga, puro patayan. Medyo na nahimik lang kasi nag-pandemic. Kasi yung mga tao ay nanirahan sa bahay. Kaya yung krimen medyo bumaba yung rate. Kasi yung mga tao nagpuntahan ng bahay eh. Nakulong eh. Pero nung hindi pa nagpa-pandemic, 16, 17, 18, 2019, putik, puro patayan nga dyan. Sus Mario Ship. Oh, may nagtanong oh, di ba drug-related yun? Drug-related man o hindi, still krimen pa rin ang pumatay. Hindi katanungan niya na drug-related ba? Drug-related man o hindi, pag pinatay ang tao dyan, krimen. Walang pinag-uusapan doon kung bakit siya pinatay o bakit siya ginanito. Still krimen yun. Eh, yung mga minor di edad niya eh, nanasangkot sa tukhang eh, nadamay. Paksya na sa balita yan. Nahatulan na ng korte.
Ngayon, tanungin kita, Atty. Sal Panelo, hindi ba yon krimen sa'yo? Katahimikan ba ng isang bansa ang madamay ang mga minor de edad dyan sa Tokhang War? Katahimikan yan sa'yo, sir? Ako po. Sir, isip. Kung katahimikan sa'yo yung ganong mamatay ang mga minor de edad, ano pa ang gul, ano pa ang katahimikang ginugusto mo? Huwag kayong, huwag niyong i-mind conditioning yung mga tao. Pagtanggol niyo PRRD, pagtanggol niyo si Pastor Kibuloy, pero kayo mag-iimbento. Huwag kayong mag-iimbento. Hindi ka tahimikan ng tawag dun, sir. Sa bagay, wala tayong magagawa. Gusto niyong pagtanggol si PRRD. Gusto niyong ipagtanggol si Pastor Kibuloy. Andun na kami. Wala kaming magagawa dyan. Mahal nyo eh. Kaibigan nyo eh. Pero wag naman kayo gumawa ng mga imbe-imbentong senaryo na mananawagan kayo sa tao, sasabihin nyo nung nanunungkulan si PRRD, tahimik, walang krimen, nakakapaglakad ng ganyan. Nakakapaglakad daw. Diyos Mariosip. Ay, Jesus Mario, siya talaga naman. Hindi ko maintindihan niya. Kayo na ho, maghusga. Kung maniniwala ho kayo dyan sa mga nag-rally na yan. Ito lang sinasabi ko sa inyo ulit, mga kababayan. Ito pa nga, ito si Gagang Maharlika. May posto itong Gagang to eh. Usahin niya natin itong post niya. May pinusto kanina eh. May pinusto eh. Nananawagan sa mga... Ano? Nananawagan sa... Para bang gusto nila eh, ang mangyari eh, mag people power, mag ganyan na. Walang makikisama sa inyo. Huwag kayo magpanggap. Kaya nga sabi ko, kung talaga ang mga mamamayang Pilipino, malaki ang porsyento ng mga mamamayang Pilipino na pagbaksakin ang Administrasyong Marcos, pababae na sa pwesto si PBBM. Bakit walang dumadagdag na ibang grupo dyan sa inyo? Oo, meron mga ibang lugar, mga pinagbabanggit ni Sal Panelo or ni Mama Roque. Ay, Mama Roque, sorry. Ni Sir Roque, may mga sinasabi sila na, sino taga Davao, sino taga Laguna, sino taga ganyan. Oo, iba-ibang lugar. Pero, iisa kayong relihiyon. Walang ibang grupo. Kaya nga sabi ko, kung talagang ang mamamayang Pilipino ayaw sa pamamahala ni PBM sa bansa Pilipinas, di ba ito na yung pagkakataon nang bumuhos ang tao dyan hanggang sa bumaba si PBM? Bakit walang nagpupuntang ibang grupo dyan? Yun ang katanungan. Bakit wala? Ba't walang ibang grupo? Bakit hindi magpunta dyan yung mga nagrarally pag zona? O yung mga grupo ng mga akbayan at kung ano-anong grupo, bakit di sila magpunta dyan? At samantalahin na, kumbaga kahit magplastikan kayo dyan, papababa lang si PBBM. O bakit wala nagpupunta? Kayo at kayong miyembro lang ni Kibuloy ang nandyan. O, yun ang tanong. O, diba? Isa lang ibig sabihin yan. Sa social media lang mukhang maraming galit kay PBBM, pero maraming tahimik na tao, Luzon, Visayas, Mindanao, na hindi nagso-social media, hindi nanonood kay Gagang Maharlika, na tahimik lang, pero still, sinusuportahan ng gobyerno, sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpipiling untouchable kayo eh. Ito nga, magandang nag-rally kayo eh. Para malaman talaga kung talagang matibay at maraming taong gustong pababay si PBBM. Pero walang nagpunta sa inyo. Kahit nga makipagplastikan man lang eh. Mapababa lang si PBBM. Wala. Eh yung mga Dilawan, ayaw din kay Marcos eh. Mga Pinklawan, lalo na yung mga sumusuporta kay Lenny Robredo, dating vice president natin. Ayaw din kay Marcos eh. Eh, di ba dapat kung tutuusin, dapat ito na yung pagkakataon para magdamay-damayan kayo dyan, magplastikan kayo lahat dyan.
mapababa nyo lang si PBBM. Pero bakit walang nagpunta? Baka nasa utak nila, di baling si Marcos ang manungkulan. Wag lang si BP Inday Sara. Ano? Ha? Ba talaga ako magsalita? Huwag kayong magugulat. Anong... ano nitong gagang ito? May ano to, may post itong gagang to eh. Sa community post niya. Eto, nananawagan ng gagaw. 17 hours ago, basahin natin mga kababayan sa community post niya. Lahat ng mga religious group, tendera, namamasada, nag-oopisina, maliit na negosyante, magsasaka, teacher, nurse, doktor, engineers, at lahat ng apektado sa pambubudol ng Marcos Jr. Polboronic Administration, kayo na lang po ang hinihintay sa liwasang Bonifacio. Ano? Hoy! Marlika, naiibang ka na? Tinatawagan mo lahat yung mga yan? Painggan nyo ha, painggan nyo. Ulitin natin. Lahat ng mga religious group. Tindera, namamasada, nag-opisina, maliliit na negosyante, magsasaka. Pati magsasaka, tinatawag. Teachers, nurses, doctors, engineers, at lahat ng apektado sa pambubuk. Gaga ka nga. Akala siguro nito ni Maharlika, ito mga tinatawag niya kasing engot ng mga viewers niya. Alam mo ba yung mga pinagtatatawag mo? Mga busy yan. Nagtatrabaho para sa pamilya nila yan. Tatawagin mo para magpunta dyan sa liwasang Bonifacio? Akala siguro nitong, akala mo ito si Maharlika kung makapanawagan yung followers niya, 1 billion. Ilang milyon. Uy! Sarap mong taplakin. Ito ba may asawa na ba? Press one niya, may asawa na ba ito si Maharlika? May asawa na? Ito si Maharlika? Sige nga, pakitype nga, may asawa ba ito? Wala. Wala ba asawa to? Press one nga kung may asawa, press to kung wala. Wala na. Pero may jowa ngayon. Oh, wala, wala, walang asawa to. So, ibig sabihin, laging malamig ito. Kumbaga, malamig ang Pasko, malamig ang bagong taon, Valentine's Day, malamig. Pag ini-snow dyan, malamig. Ganon. Kaya pa lang po. Hindi na ako magtataka, baka may gusto pa kay PBBM to eh. Kaya nagkakaganito ito eh. President Bongbong Marcos, baka may gusto naman itong taong ito sa'yo. Kaya nagkakaganyan, nagseseros kay First Lady Lisa Marcos. Kaya nagkakaganyan. Ay, putik talaga naman. No. Biro mo, eto kayo, nanawagan ka ng ganyan 17 hours ago. Ano nangyari? Oh, kunyari na lang, given, sakyan ko yung trip mo, kahit kagagahan. Nanawagan ka ng ganyan. Ano, may nakinig ba sa'yo? May nakinig ba sa'yo? Alam mo, ang Pilipinas sobrang busy na ngayon. Walang ginawa ang mamamayang Pilipino ngayon kundi magtrabaho na magtrabaho para sa kanyang pamilya. Hindi na ito yung panahon ngayon
na tulad dati na isang panawagan lang e gagamitin ng tao para sa kanilang sariling kapakanan. Katulad ni Harry Roque nung nakaraan, mga kababayan. Ito si Mama Roque. Ay, Mama Roque. Sorry. Itong si Mr. Sir Roque, Attorney Harry Roque. Nung may usaping aarestuhin daw ng ICC, bibigyan na siya ng arrest warrant or warrant of arrest ng ICC, itong si Pierre Ardi. Pag daw nangyari yan, siya raw mismo mananawagan sa mga tao na mag-alsa or mag-people power. Wala man siyang magsabi ng people power, wala man siyang sinasabing ganung pinaka-word, pero parang ganun yung sinasabi niya. Siya raw mismo mananawagan. Ito sasabihin ko sa iyo, Harry Roque, sir. Pag dumating yung point na gusto mo manawagan na mag-people power ang taong bayan, ang maganda niyan, kunin mo ang cellphone mo, magpunta ka mismo sa EDSA. Dito mismo sa Ortigas, sa may EDSA shine mismo. Doon ka mag-live, doon ka manawagan. Ikaw mauna. Mamaya kasi, mananawagan ka ng people power sa taong bayan, pero magla-live ka dyan ka sa bahay mo, tapos mananawagan ka. Tara na, people power na. Magsama-sama na tayo. Pero pauunahin nyo ang taong bayan. Pag dumami na, tsaka kayo maglulutangan. Ginagamit nyo ang Pilipino sa sarili nyong kapakanan. Kung totoo, matapang, malalaki ang itlog bayag ninyo na may tapang kayo na harapin ang gobyernong ito, pabaksakin ang Pangulong Bongbong Marcos. Kunin nyo cellphone nyo, hawakan ninyo, mag-live kayo sa inyong social media platform, pero dun kayo mag-live mismo sa EDSA Shine. Dun mismo sa Ortigas. Dun kayo mag-aya. Tignan ko atapang nyo. Pero huwag niyong gagawin, mananawagan kayo ng pagtitipon, pagrarally, people power, mananawagan kayo, magla-live kayo, mag-aaya kayo, pero putik nandiyan kayo sa bahay niyo sa aircon. Pauunahin niyo taong bayan, at pag marami na sila, tsaka kayo maglulutangan, at tsaka kayo magsasalita na para ang gagaling ninyo. Ginagamit niyo tao. Ako mismo mananawagan. Ito, Harry Roque, sana mapanood mo to. Pag nanawagan ka, ha, ng rally o people power, balang araw, halimbawa lang naman, doon ka mag-live sa EDSA. Mauna ka doon. At doon ka manawagan, ayain mo ang mga Pilipinong gusto mong sumama sa'yo. Doon, papalakpakan kita pag nagawa mo yan. Ang mahirap kasi nananawagan kayo, nagla-live kayo sa bahay ninyo. Para na, people power na, magpunta na tayo. Pero ang diskarte, pauunahin yung tao. Pararamihin. Pag nandun na yung mga tao, isang tumpo ka na, siyempre malalaman nila, manonood-nood ng balita yan eh. Malalaman nila eh, may potential kung marami na. Uy, marami na, makapunta na nga. Tapos tsaka tatayo ng stage, hahawak ng mic. Tsaka magsasalita ng kung ano-ano, nakakala mo, galing-galing. Talakpakan natin ang mga diskarte nyo. Tapos ito naman si Boljack TV, si Gagang Maharlika. Sabi niya, nagsalita siya doon sa, nung nakaraan doon sa rally ng Liwasang Bonifacio, siya raw kauna-unahang ginipit ng pamahalaang ito. What? Ginipit ka ng pamahalaan? Putik, anong ginipit? Layo-layo mo na sa Amerika ka. Anong gipit pinagsasabi mo? Mabola mo lang yung mga subscriber, followers mo, lahat sinasabi mo. Kesyo raw papapatay raw siya ni Lisa Marcos sa isang hitman. Nagpa-blatter daw siya. Gaga, imahinasyon mo lang yan. Papapatay raw sa hitman ng putik, nagpa-blatter daw siya. Gunggong. Kung ano-ano sinasabi mo, maloko mo lang yung mga followers mo. Lahat sasabihin mo. O asya na yung video pulburon? Nalaos na, hanggang ngayon wala pa. Malaos na't lahat-lahat.
Asan yung video? Ang ginawa niyang palusot, ako na nga nag-expose, ako pa maglalabas. Bakit? Wala naman ako sinabing na sa akin ang video, ha? Malupit. Maloko mo lang yung mga followers mo, lahat sasabihin mo. Ano yun? Kapag si PBBM ang papaparatangan, hindi kailangan ng ebidensya, maniwala agad ang taong bayan. Ganon? Ito nga eh, example ko ha. Halimbawa, sinabi ko ngayon sa live ko, si Maharlika galing mental hospital dati sa Amerika. Ilang buwan siyang nakumpine. Halimbawa lang ha, di ko sinasabing totoo to. Pinaratangan ko ng ganon. Eh di ba yung mga makamaharlika dyan, ang sasabihin nyo, sige nga Chris Ulo, asan ebidensya mo, labas mo? Ganon din kami. Yung paratang niya kay PBBM na nagpupulburon, may video, ilabas din nila. Ganon din yun. Ang problema kasi sa inyo, kapag may mga pinaparatang kay PBBM, kahit wala ng ebidensya, paniniwalaan ninyo. Pero pag kami naman, ang halimbawa nagparatang, tatanungin nyo, asan ang ebidensya? Ganyan kayo mag-isip. Ganyan ang mindset nyo. Jesus, Mario, shit. Ino muna ako. Sarap talaga ng tubig ng loyalista. Sabi may nag-comment to. Len Conrad Martin. Ayun, si Makanas, nasira ang buhay. Nalinlang ni Maharlika. Naawa ko doon sa taong yun. Kasi, although hindi ko gusto mga sinasabi niya naawa. Kasi matanda na ako si General Makanas. Actually, naawa ko sa kanya. Nadala siya sa style ni Maharlika, ginaya niya yung style. Kasi, huwag niyong gagayahin yung style ni Maharlika na kung ano-ano pinaparatang niyo sa gobyerno ito. Alam niyo kung bakit? Nandito kayo sa Pilipinas. Pwede kayo mahabol. Lalo na hindi totoo sinasabi nyo. Eh si Maharlika, kahit ano sabihin nun, walang problema. Nasa Amerika yun. Kahit sabihin niya si PBBM, aswang, manananggal, impacto, masamang kaluluwa. Kahit ano ibintang niya, wala sa kanya yun. Eh sa Amerika eh. Kahit ano sabihin nun. Kita nyo, magmula nun hanggang ngayon, meron ba siyang ipinakita na ebidensya sa mga sinasabi niya na kahit kasing liit lang ng tikit ng bus na ebidensya, may nailabas ba siya magmula ron? Wala! Puro puting ahas. May hindi mo alam kung sinong puting ahas yan. Eh kahit ngayon, pwede ko sabihin eh. Si Maharlika dati raw baliw, sabi ni Pulang Ahas. Niniwala kayo? Ang dali sabihin yun eh. Ayon sa aking source. Oh. Ang dali sabihin yan. Ayon sa aking source, ayon sa aking ganito. Lalo na nasa ibang bansa ka. Oh. Alam nyo ba bakit lagi sinasabi ni Maharlika ayon sa aking source, ayon sa aking puting ahas? Alam nyo ba lagi niya sinasabi yon? Kasi nga nasa Amerika siya. Malayo siya. Kung wala siyang gagamiting puting ahas, matatanong siya, mako-question siya, paano mo nalaman? Eh layo-layo mo. So gagamit siya ng ganong source, puting ahas, galing kay puting ahas. Para walang question kung ba't niya nalaman, kung ba't niya nalaman yung ganong balita. Mautak nga eh. Pinagluluko ko nga kayo. Ngayon, alam nyo na. So, yan po. Maraming salamat. At ako'y namamaos na. Kita-kita na lang po tayo ulit sa panibagong live, panibagong vlog. Tuloy natin ang pagsuporta kay President Bongbong Marcos. Ako, mga kababay, sa totoo lang, dati kinikritisize ko rin si President Bongbong. Pero nare-realize ko pag ito mga kababayan ha, kinikriticize ko rin si President Bongbong dati. Kaso natigil ako sa pagkikriticize sa government. Dati na ako nagtatopic sa politics. Wala pa akong YouTube channel. Nagtatopic na ako ng politics way back 2016. Kay PRRD. Kinampanya ko yan. Kasama ko sila Ninyo Barsaga. Oh, ngayon, natigil ako sa pag-criticize kay PBBM sa gobyernong ito. Naglaylo ko kasi pinagtanggol ko yung trademark na Itbulaga. TBJ, Tito Vic and Joey.
Ngayon, habang nagko-content ako ng Itbulaga TVJ, lumalabas ako sa ng kalye, nanonood ako ng balita na may mga magaganda talaga nangyayari sa gobyerno na hindi nababalita ng mga political vlogger. Kumbaga, lagi lang nakikita pangit. Maganda wala. Lumalabas ako, okay. Maganda Pinas ngayon. Hindi, walang lisensya, walang dahilan para pababain si PBB, i-criticize. Wala eh. Wala akong makita eh. Kung meron, itutuloy ko eh. Sabi nila, for views ako. Paano ako naging for views, mga engot? Eh, ang mataas na views, pag binlag mo si PR Ardi. Sasabi, oy, Chris Ulo, for views ka. Kung for views ako, di dapat kumampay ako sa kabila. Kasi doon ang mataas ang views. Doon mas maraming nanonood. So, paano mo sasabihin for views ako? Sus, Mariosi. Napakasimple. Ba't ako magpo-for views? Tapos nandito ako sa Marcos, for views? May nangabuse dito eh. Although may nanonood sa'yo, hindi kasing rami ng mga nagbablog kay PRRD. Malakas ang views doon. So, paano nyo sasabihin for views ako? At huwag nyo sa pinagsasabi, Chris Ulo, bumaligtad ka na. Huwag nyo sabihin, bumaligtad ako. Kung tutuusin, hindi ako bumaligtad. Bakit? Dati na akong pro-government. Kay PRRD, pro-government ako eh. Eh, na-realize ko, okay naman ang pamamahalang Marcos eh. Magulo lang talaga sa social media. Huwag ka mag-social media ng isang buwan. Magtrabaho, bahay ka lang. Umalis-alis ka, tignan mo yung mga nangyari sa Pilipinas. Tahimik, okay. Dito lang magulo sa social media. Tahimik ang Pilipinas ngayon. Mas tahimik ang panunungkulan ni PBBM mula 2022 hanggang ngayon. Kesa sa ikukumpara mo pag-upo ni PRRD ng 2016, 17, 18, napakaraming krimen. Puro patayan. May mga nangyay, may mga namatay pang minor de edad na dami sa tukhang. At huwag nyo rin sasabihin, bumaligtad ako. Dahil yung mga mismong vlogger na kinampanya si PBBM para ihalal, iboto ng taong bayan si PBBM, kayo mismo ang bumaliktad. Kayo mismo ang bumaliktad. Tapos tatanungin nyo ako, ba't ako bumaliktad? Hindi ako bumaliktad, dati na akong pro-government. Bumaliktad. Sipin nyo yun. Tapos sasabihin nyo, nabudol tayo ni PBBM, nabudol tayo ni PBBM. O, kayo, tanungin ko kayo, ikaw Maharlika, sino katulong ni PBBM, kung talagang si PBBM, binudol ang taong bayan, mamamayang Pilipino, sino naging katulong niya para makapambudol? Di ba ikaw? Tinulungan mo siya na nawagan kayo sa taong bayan na iboto nyo tong taong ito. Kaya kung totoo ng budol si Ferdinand, si PBBM, kasama ka, sabwat ka. O baka naman kaya sinasabi mong pambubudol, pinangakuan ka ng pwesto pero hindi ka talaga binigyan. Kaya budol ang sinasabi mo. Alam mo, Nino Chupapi. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa paribagong live, paribagong vlog. Paalam po, pasamantalangin yung link ko, Dos Chris Ulo. Babay po. Hop! Lagi niyong tatandaan, do not follow the majority. Follow the right way.